Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga inside story or kakaibang nangyari ngayon sa NBA sa unang part ng season. Unahin natin to. Kasi sa NBA ngayon, parang sinabi nilang si Michael Jordan ang greatest of all time. Kasi pinangalan sa kanya ang MVP award. Pero kung tutuusin, dapat kasama talaga sa discussion sina Bill Russell at Kareem. Kaso, mga ilang dekada na nakakaraan, sila kasi yung mga advocate sa civil rights. Ito yung mapapansin nyo na nakakaapekto din sa mga players at sa mga teams. 50-50 ang mga coaches ngayon. Pero si Coach Eric Spoelstra, i-consider kong Asian dahil nga half Filipino siya. So, mag-iingat ako sa mga terms dito. So, ipapakita ko na lang yung headlines dati tungkol kay Jason Kidd. Nung tinanggal siya bilang head coach ng Bucks, ang sinasabi dati ng mga analyst, dinisrespect ang mga young black coach sa NBA. Consider kasing black American si Coach Jason Kidd. Yan po ay nasusulat. Pansinin nyo na lang ang Lakers. Si Frank Vogel dati, hindi niya magawang six-man or off-the-bench player si Westbrook. Kahit pa sinasabi na noon ng mga analyst na gawin niya. Pero kay Darvinham, nagawa niya yon. Kahit pa sinasabi ni Westbrook or pinagtatawanan ni Westbrook yung komento na ilalagay siya sa six-man bago mag-umpisa ang season. Kaso nangyari kay Darvinham. Kahit nung naghahanap pa lang ng papalit kay Frank Vogel ay sinabi na ni LeBron na kailangan nila ng coach na makukuha yung respect ng mga players. Sa 2022 season, last year, nagsabi din si Jaylen Brown na kumuha ng isang coach na mababalansin sa NBA. Actually, iniba ko lang yung terms doon kasi mahirap na. Nang pumasok si Coach Ime Udoka, pasok din sa finals ang Boston. Nang nawala naman pansamantala si Coach Ime, ang pumalit sa kanya si Joe Masula. At ang Boston, top team sa ngayon. Dito naman papasok yung nasa thumbnail, si Kyrie. Mag-iisang buwan na siyang nakabalik mula sa kanyang suspension. Nawala din sa kanya ang sponsor ng Nike, nawala din si Steve Nash bilang coach, ang pumalit si Jack Vaughn. First time ko ata ulit na walang naririnig na direct issue kay Kyrie, mapa-teammate or kahit sa mga analyst. Ang mga balita lang makikita mo ay tungkol dun sa Nike na inalis si Kyrie at ang papalit si Ja Morant. Tapos nakaabang naman ang New Balance pati Adidas para dito kay Kyrie sa kanyang bagong sponsorship. Wala ding masyadong drama sa Brooklyn kahit nagkakaproblema pa nga si Ben Simmons sa injury. Ang Nets ay nasa best position ngayon sa East since wala nang drama at walang ingay si Kyrie na halos isang buwan na. Sabi pa nga ni Kyrie, pinaliwanag ni Coach Jack Vaughn sa kanya na kapag hindi ka talaga ready maglaro ng maayos, ipapaalam niya yun sa'yo. Marami mga players sa bench ang ready. Doon pa lang sa statement na yun ni Kyrie ay meron ng nabago since umalis siya ng Nike. Mas tahimik siya, wala siyang masyadong isyong nilalabas kundi basketball lang ngayon. So focus si Kyrie mula nang umalis sa Nike. Mula nang bumalik si Kyrie ay umaangat nga ang Brooklyn na nasa contender status ngayon dito sa East. Or sabihin natin andun sa level na hindi mo na malalaman ang pwedeng kalabasan ng season hanggang playoffs. Dahil nga focus si Kyrie ngayon kung magiging tahimik pa rin siya. So ito pa yan, si Kevin Durant nagkaroon ng Achilles injury noong 2019. Ito yung nasa Golden State pa siya. Noon, ang tanging player na nakabalik sa dating form bilang isang best player o sabihin natin parang walang nangyari sa kanyang injury ay si Dominic Wilkins. Nagkaroon kasi siya ng Achilles injury noong 1992. Nasa 32 years old na noon si Dominic Wilkins. Pero pagbalik niya galing sa injury, yung average niya nasa 28 or 29 points per game. Kalimitan, kapag nagkakaroon ng ganong injury, naiiba na talaga ang laro dati. Pero si Kevin Durant, nung magkaroon ng Achilles injury ng 2019, hindi siya nakalaro ng isang season. Pagbalik naman niya, nag-a-average pa rin siya ng 26, 29 at 29 points per game. Halos walang nabago sa laro ni KD. Ang pinagkaiba lang, meron siyang injury management. Pero ito yan, sa ikatlong taon na pagbabalik ni KD sa kanyang injury, ito yung season na nakalaro siya ng 28 games ng sunod-sunod. Isang beses lang siyang napaupo or napahinga. Ito pa yung napagmulta ang Brooklyn Nets. Nakalaro din si Kevin Durant ng 6 na back-to-back games so far.
Nabibihira na makapaglaro ang isang player na nagkaroon ng injury ng katulad ng kay KD sa mga back-to-back games. Tingnan nyo na lamang si Klay Thompson. Hanggang ngayon, wala pang clearance. Ito lang din ang kinakatakot ko dyan. Baka ma-jinx ko na naman. Parang kay Anthony Davis lang. Time.